Nasa ating pong linya mga kapatid, si Undersecretary Eduardo De Vega po, no, ang ating pong maaring makausap tungkol nga dito ho sa development ng paglilikas ng mga Pilipino sa mga lugar po ngayon na may gulo dyan sa gitnang silangan. Yusek, magandang umaga po ulit. Magandang umaga. Opo, thank you again sa inyo pong panahon. Meron na ho ba tayong pinakahuling balita po dito po muna sa mga Pilipino na kaninyo po ay naghihintay na makatawid sa Rafah crossing po, sir? Okay, ang unang balita yung dalawang doktor ng Doctors Without Borders ay nakalusot na, no? Noon muna sila sa Arish, isang lugar malapit sa Rafah crossing, si dadalhin siya sa Cairo. Although ang Doctors Without Borders ang charge kanila. Ngayon sa mga ibang Pilipino, bale 134 pa natitira, wala balita kung na mag-uumpisa talaga yung sa crossing ng mga ibang dayuhan kasi ang pinapriority muna yung mga Palestinya na may injuries, na may na kailangan ng, ano, no, na magamang sa lalot na galing panahon at saka yung mga international organizations. Pero yun, naghihintay. Huling balita rin, dumami na yung mga gusto magpa-repatriate. Diba dati, nalala nyo, nagpipilit sila na maiwan yung sila doon. Ngayon, 115 out of 134 ang gusto ng tumawid. Okay. Sir, ito po 134, so far naman, meron na po tayong na-establish na contact sa kanila matapos bumagsak nga po kamakailan lamang ang komunikasyon doon. Opo, nung Friday nawala, tapos nag-upisa bumalik nung Linggo. Mm-hmm. As of last night, yesterday afternoon, all accounted for. Mm-hmm. Opo, so all accounted. Opo, sige, medyo nagchachapi lang pong ating signal, Yusek. All accounted po yung 134 Pilipino sa Gaza. Opo, at walang injuries. Ay, opo, I praise God. Sir, sino po ang punong abala dito na taga ano, na taga DFA doon mismo po sa lugar na ito ng koordinasyon? Well, ang in-charge yan si Philippine Ambassador Wilfredo Santos sa Amman, no? Kasi sila yung may jurisdiction sa Palestinian Authority, no? Mm-hmm. So, siya yung in-charge at siya yung nagre-report sa amin. Siya at yung kanyang team yung one by one kumukontak sa mga Pilipino sa West Bank. Mm-hmm. Ngayon, pag nakatawid na si Ambassador Santiago at yung team naman niya sa Cairo ang sasalubong sa kanila. Opo, opo. Sige po. So, sir, dito po sa 115 na ito, ito ho yung nakalista na ho talaga na gagawa ng paraan para makasakay ng eroplano sa Cairo pabalik ng Pilipinas. Opo, yung Cairo, ano yan, hindi kailangan ng eroplano, no? Galing, pag nakatawid na yan, dadating may bus, no? May alkila tayong bus. Kaya papuntang Cairo, sabi ng Egypt, pag nakalusot na, may 72 hours transit visa. In other words, hanggang tatlong araw lang pwede may manatili sa Egypt para magpahinga muna bago makalis. So, inaayos na kayo. Opo, opo. So, ito pong 115, talaga pong ito, uuwi ng Pilipinas ito, ang kanilang destinasyon. Yes, yeah, kasi wala sila. Hindi pa iwan sa Egypt. Oo, hindi pa pwede, magstay doon. Hindi po. Hindi, yun ang garantiya na binigay ng mga embahada at tawa ni Pilipinas sa pag pinayagan tumawid, iuwi sila. Opo, opo. Hindi pa pwedeng doon na sila mag-stay at maghintay ng development sa Gaza. Kumbaga, pagdating mo doon, 3 days lang, you have to go. No, you have to go back to your country of origin. Opo, well, yes. Some of them really of Palestine as country of origin. Mm-hmm. Anak doon, yung mga anak ng Pilipino, pero they have Philippine passports. Mm-hmm. So, lahat ng Pilipinas. Tapos, hintay na. Opo, pero ngayon, kailangan lumikas. Opo. Sige po. Yun hong dalawang missing na ang ating pong iniisip ay baka hostage ng Hamas. Meron ho ba tayong bagong balita po, Yusek? Yan po, wala po. Pero isipin natin ganito, ano, lalo na ngayong undas, we pray for them kasi wala namang balitang namatay na sila. Mm-mm, so, both Israel and the Philippines are working on the assumption that they are like the hostages. Ang issue lang kasi ngayon sa negosyo,
naka-concentrate ngayon sa paglilikas sa foreigners, no? There are 7,900 foreigners that took COVID, no? 7,900. Apo, Yusek, sorry po, I hope you don't mind that. Ayusin lang po yung, namin yung linya kasi po napuputol-putol po tayo. We beg for your indulgence and patience. Apo, ayusin lang natin, dims yung linya kasi nga sayang din yung ating pagkakataon na mapakinggan na maayos ang ating ugnayan na ito. Sabi nga ho, wala pa ho daw informasyon nga kung nasa na po yung dalawang nawawalang Pilipino, and yung nga rin po ang ating panalangin. Sana po sa mga oras na ito, sila po ay ligtas at buhay pa dito sa mga pangyayaring ito. We will just have to check kung gaano po husay ng ating linya patungo dyan kay Yusek. Sige, so far yung pong ating informasyon, 115 ang sinasabi pong nagpalista na para makauwi po ng Pilipinas. Oo, hindi kagaya nung unang balita, ano? Halos karamihan po sa kanila gusto magstay doon sa Gaza kasama yung kanilang mga napangasawang Palestino. Pero sa Gaza ho ngayon, hindi ho maganda ang balita nga kasi mawalang galang lang po, no? Wala na hong ano ito. Wala nang pinipili. Sige, ating balikan si Yusek. Yusek, may binabanggit po kayo yung total number of hostages in Gaza ng mga foreigners? No, total na gustong tumawid, 7,900. Ang gusto tumawid, papunta po ng Rafah? Opo, papuntang Egypt. Opo. Papuntang Egypt. Yun ang total na kailangan i-approve. Yung mga papeles sila, well, isipin natin mga Pilipino, no? Nasa Israel at Egypt authorities para i-approve. Ang sistema dyan, ibibigay ng Israel sa Egypt yung... Pero sasabihin yung, okay, cleared na yan, lalabas na yan ng Gaza. Tapos yung Egypt naman, pag nandun na yan sa border crossing nila, ipoprocess yung visa nila. Mm-hmm. So, yan ang issue. Lagpas pitong ibo sila, 7,000 na foreigner. Kaya inaasahan natin, nakikiusap tayo, nabigyan ng priority yung 100 plus Filipinos. Opo. Sige po. Sir, dito po naman sa Lebanon, so far po, yung first batch ho ba, kumusta na? Ito hong una hong tumugon doon po sa voluntary repatriation. Bukas po darating alas 6 ng umaga. Opo. Anim sila. Tapos unti-unti na next few weeks uwi. There are like mga 112 na... unti-unting iuwi ng ating embassy sa Lebanon kasama ng gastos po ito ng OWA. So total po, ilan po lamang itong sasakay ng eroplano po na libre pabalik ng Pilipinas? Bukas darating anim lang po. Aha, opo. And then, meron na ho bang bilang ng mga nagpalista? Opo, mga 165. So out of that, pero ang issue... Hindi lahat pa mauwi dahil kukuha naman pa ng permit eh. Kasi mga walang papeles eh sa Lebanon. So, kasi doon, dito, di ba, kunyari may overstaying na foreigner, magbabayad lang ng fine doon sa airport. Sa Lebanon at sa ibang mga bansa sa region, meron pang matagal na proseso para bigyan sila ng exit clearance. Ganun pa man, pinagtatrabaho ng ating... kinakulan doon sa Beirut, no? Opo. Sige po. Sa Israel po, sir, ano po ang balita? Meron ho bang next batch din na darating? Opo, around November 6. Although, pwede natin tanungin yan si, i-confirm kay Yusek Han, or OIC Hans Kakdak ng DMW. Tama na po, titik ko yung sinabi niya dito. Meron darating mga November 6 or November 5 sila lalabas. So November 6, hindi pa final yung number, pero maaring as many as 50. Opo. Sige po. So we will confirm it with DMW. Sir, kapag mag-ganito ngayon na alam niyo po naman na binomba ng Israeli forces yung isang refugee camp dyan sa Gaza, at meron pong mga statement at ang iba't ibang mga bansa sa pagkundina po dito kasi nga ang hinahabol ay isang Hamas, tapos marami po ang mga inosenteng napatay. Kapag ho ganito, ano pong posisyon ng gobyerno ng Pilipinas? Well, actually,
di ba nag-abstain tayo sa resolution dahil incomplete. Pero kung mabasahin niyo yung sinabing statement natin, yun lang kasi yung version lang ng UN resolution ang tutol tayo, gusto natin yung Canadian version na may mention ng ano, no, binanggit yung attack sa Israel. Hindi tayo sangayon sa civilian casualties, no, kasi suportado tayo sa Israel, pero wala namang bansa na magbibigay ng suporta na don't not lunch na sige, pumatay kayong civilian. Hindi yun ang ibig namin sabihin, no? Mm-hmm. At inaasahan natin na itong sa Israel's Act of Self-Defense na mami-minimize ng gusto yung casualties. So we hope for for that Israel also in exercising the right to self-defense will also minimize as much as possible the loss of civilian life. Kasi kailangan sumunod sa international humanitarian law. Opo, opo. Pag ho ganyan, as in, hindi ho karakaraka nag-i-issue ng official statement ng Philippine government? Well, kasi po, we have to, you must understand, nagkikipag-unahin tayo sa Israel eh. Mm-hmm. Nagkikiusap tayo na bigyan ng priority ang Filipino, no? So, yung mga, at saka tulungan yung mga hostages natin, di ba? Mm-hmm. Assuming na yung dalawang missing are hostages nga, no? Kasi yan ang assumption natin. So, alam nyo, ganun ang diplomasya, no? I mean, pero hindi ibig sabihin na pumapahig na lang tayo na magmasaker ng mga tao, no? Kaya we hope for the best na itong actions ito will not cause more damage. Now, as for yung statement, tingnan natin anong sasabihin ng ating mga opisyales, no? Right now, ang position namin, nasabi na dun sa UN na we also join na wala dapat sumunod sa international humanitarian law, walang casualty sana, ganun, no? So, nandun naman tayo. Opo, sige po. Muli po, Yusek De Vega, salamat sa panahon at ang aming pong pangungulit po sa inyo ulit, ha, kung sakasakali po para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan sa ginagawa po ng pamahalaan sa kaligtasan po ng ating mga Pilipinong kababayan doon sa mga bansang ito. Salamat sa pagkakataon na mapaliwanag natin sa mamamayan na natin na gumagalaw ang gobyerno para sa ating mga kababayan. Mabuhay po. Yes, sir. Happy Thank you. Thank you. Opo, opo. Si Yusek Eduardo De Vega po ng DFA. Siya po ang Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.